Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kabihog na si Chika na nagmula sa Quezon. So ngayon po, magkwentuhan muna tayo habang ako ay pupunta sa aming tambayan na mga katulad kong caregivers. So ngayon, may nabasa ko sa aking cellphone na isang text about a affirmation words. So, naging curious ako sa affirmation. Ano bang affirmation? So, affirmation, it means, in Tagalog, is paninindigan. Ayan. So, ang daming magandang topic about paninindigan. Ano? Paninindigan sa sarili, bilang may asawa, bilang kapatid, bilang isang anak, bilang kapamilya. Ayan. So, paninindigan. Ayan. So, siguro ikwento ko sa inyo yung sabi dito, ang example daw ng some example of positive affirmation are I am confident. Number one, confident. Confident? Naku po. Wala ako nitong confident na to. Sa akin nga po, pagkasalita ako ay nagtatry mag-vlog. Sabi ko ay, bahala na kayong mintindi sa akin mga pagkasalita. Ano po, ito ay napakalinaw sa inyo. Confident na kung in my own way, kung paano ako mag-vlog. Yun na lang po. Yun na lang ako yung, yeah. So, nakatuloy yung confident na words na yun sa akin ngayon na mag-try habang may lakas pa. Habang nandito ako po sa Israel, ano. So, ang daming mga araw-araw na nangyayari sa ating buhay. Ayan. So, huwag na natin masyadong stressin ang ating sarili. So, mas maganda na ayan. So, kaya lang, hindi ko alam kung ang aking video ay dahil lang sa wheelchair ni Lola ay makalog. Ayan. So, baka mali yun na yung aking mga viewers dito. So, siguro hahawakan ko na muna. Kala ko pa man din, husay na husay ang aking pagbablog. Ayan. So, kumakalog siya. Kailangan hawakan ko ng ganito. Ayan. So, naito yung mga, yung view na para makita niyo yung lugar na aking dinadaanan with Lola Lake. Ayan. So sabi dito ay confident sa sarili. Ayan, nilalaksan na lang po at hindi nahihiya na sa camera. Yun na lang yung pagiging confident ko. Ayan. So kailangan magsikap habang may lakas. Habang, ayan. So, ito yung lugar. Ang ganda. Confident. Walang wala talaga ako. Pero, kailangan maging confident. So, yun yung pinakamahalaga sa buhay. Ang hirap magtulak habang, ayan. So, pag nilagay ko naman sa hinawa ko kay Lola, makalog yung video. So, kailangan kong bumili ng mga accessories. Ayan. So, next, confident. Naging confident ako dito yung nag-decision ako pumunta dito sa Israel. Kasi yung mga anak ko, napansin ko, makipapa sila. Yung ultimong sa pagtulog, parang yung aking asawa is, para siyang inahing manok. Yung dalawang aking anak ay naandun sa kilikili nila. Samantalang ako ay naghiwalay na bukod. So yun, naging confident ako na sabi ko, hindi masyadong malulungkot ang aking mga anak. Or mas sila sa papa nila. So ayun, nag-decide ako na sige na nga, nasa mabuti naman silang kalagayan. Ilang kailangan. So naging confident ako na ayan, maging confident na maayos na lang ang lahat.
para sa pinapupasan din. So yung aking pag-abroad na to ay hindi ko inaasahan na makakapag-abroad ako. Kung yung titingnan ng background ng aking buhay ay napaka sa limuot ng Tagalog. Ayun, sa mga Tagalog na Tagalog po ang pag-usapitan. Masalimuot. Nahirap ang buhay. Swerte na lang yung iba. Eh, napakadali ng lahat sa kanila. Ano po? Ayan, so, dito lang sa side na to para makikita nyo. Ayan. Confidence. Ayan. So, pag nagbablog ka, wala ba maging confident? Ano po? Next, ang sabi daw dito ay I am confident socially and enjoy meeting new people. Ayan. So, meron naman po tayo nitong, ano, meron naman akong ganitong attitude na kahit hindi ko kakilala, makasalubong ko lang. Ayan. So, hello. 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 Ayan. So, ayan. So, kahit hindi ko sila kakilala, napaka-ugali ko na yun na batiin sila. Yung mag-smile kahit hindi mo makakilala. Ako nga eh, yung mga kasamahan ko, nagugulat na lang sila, may mga kasalubulong kami. Nakangiti na ako, babati pa ako ng shalom dito sa end. Sabi niya, kilala mo ba yun? Sabi ko, hindi naman. Wala. Ika pa natin mga Pinoy, kailangan lang batiin. O maging, sabi niya, sabi nung mga kakuntuhan ko, ako hindi ganun. Eh, kanya-kanya tayong, ano eh, characteristic. Ako hindi ganun. Kasi nahihiya ako na baka pagbatiin ko yung iba. Eh, dead man ako, uusong ito. Ako sabi ko, wala akong ano, basta mahalaga ako eh, bumati. Kung simangutan man nila ako, hindi ako nila pansamin. Wala namang mawawala. Pero naging ganun yung aking attitude. Naging friendly. Yun naman talaga ang ano, mahalaga. Hindi ka naman kagandahan eh. Bakit ka baga magsusungit? Ano nga, mga Batanggenyo dyan. So, ayan ako yung lahi. Ang aking pong lola ay lahing Batanggenyo. Pero kaya po ako may baga-baga. Ayan. So, next. I love myself who I am. Walang magagawa. Kailangan mong mahalin ang iyong sarili, improve. Ano? So sabi nga, sabi ng iba. Bakit ba 'yan si ayan, si Chika? Ano lang po. O si Zayn Miles. Eh may nakapagsabi sa akin na bakit daw hindi ako maging napakasimpleng tao. Bakit hindi daw ako maging simple? Ayan. So, yung sa mukha ko na lang, bakit kailangan ko mag-lipstick? Bakit ko kailangan maglagay ng eyebrow? Bakit kailangan kong, yung ano lang, sabi ko naman, kayo talaga, alam niyo naman hindi ako kagandahan, hindi na ako maganda. Kailangan naman i-improve mo yung sarili mo. Yung iba nga, gandang-ganda na, lalo pa nagpapaganda, hindi malaman kung paano magpaganda sa sarili. Ako pa kaya, yun naman ang aking katuloy. Ano, so, ayan, so yung iba na maraming nag-ano sa akin na parang mataray, or eh, ganun talaga yata pag nasasapawan, ay bahala na sila. Basta ako sa aking sarili ay gusto ko naman i-improve yung aking sarili. Hindi naman ako maganda at hindi ako kagandahan. Eh, kailangan naman nating mag... Ayan. So, ano rin naman yan? Sipag eh. Huwag mo nang pabayaan. Ayan. So, number 3 na tayo. I am naturally self-confident and comfortable with myself. And these are just parts of who I am. I'm unnaturally self-confidence. Ayan na naman tayo. Self-confidence na naman. Ayan. So, wala nga tayo nga. So, kapala na lang ng mukha ang ginagawa natin. So, and comfortable with myself.
Comfortable. Abay, kailangan maging comfortable ka sa iyong sarili. Ayan. Ayan. So, ayan. Kailangan tanggapin kung anong meron kay... talagang kailangan maging comfortable. Comfortable na lang ako sa aking sarili. Anong magagawa? Kung anong sabi nga, kung anong binigay sa iyo, i-improve mo na lang. Ayan. So, ayan. Yung iba dyan na talagang overconfident talaga sa kanilang sarili. Saludo ako sa inyo, pero sabi niya kung anong meron ka, ayan, improve mo na lang. Next, nasa na ba yun? Wait, nawala na tayo. I am happy. Ayan, sa kailangan maging happy. I am happy. Yun ang kailangan natin sa aming buhay. Ang hirap maging happy dyan sa Pilipinas gawa ng lumalaganap na COVID. Sayang wala ako sa magandang lugar para makapagano na kayo. So I'm happy. I am happy with my bike. Ayun na lang. Yan ang sasabi ko sa iyo. So enjoy na enjoy ako dun sa aking bike. Kasi ito kung saan ako nakakapunta. I am enjoying my new home. Wala pa tayo niyan. So tagal natin dito sa Israel. So yun lang mga example ng positive. Pero iba, I believe in my dreams. Ayan. So yun ang mahalaga. I believe in my dreams. Kailangan mo magkaroon ka talaga ng pangarap sa iyong buhay. I am doing my best every day. Ay, kailangan natin yan para sa katulad ko sa aking trabaho. Kailangan gawin ko yung best ko para tumagal ako. Yung best nga kung paano alagaan ng aking alaga. Para maalagaan ko siya ng maayos at ako ay patuloy na magkaroon ng maayos na kita. Maging channel of blessing na aking ano. So yun, so hindi ako magiging confident o wala akong paniniligan sa aking buhay kung wala akong Panginoon. Yun na lang, yun ang pinakamahalaga. So lahat ng meron ako, kung ano ako meron ngayon, may lakas, may buhay, maayos na karamdaman, at ang tawag dito, may maayos na pamilya, may mga anak, may mga mahal sa buhay. Happy yun ang mahalaga. Next, ano pa bang naandito sa affirmation? I am in charge of my own happiness. Iyan, napakaganda nito. I'm in charge of my own happiness. Ayan. So, kaya nga kahit anong stress ng hirap ng trabaho ay aking ginakaya. Stress sa pamilya. Ayan. So, maraming mga nakaka-stress na huwag na natin banggitin. Ayan. So, alam nyo na yun. Mga kabirin. Aking kapamilya. Ayan. So, yun. Ah, hindi ko na lang pinag-iisip ano. So, kailangan mo ano nga ba yun? My happiness, my choice of my own happiness. I accept 100% responsibility for my own life. Talaga namang kailangan mong i-accept na 100% yung buhay mo. Eh, talaga namang dapat mahalin mo at walang ibang magmamahal sa iyo kundi ang tunay na makakapag-alaga sa iyong sarili. Eh, di ikaw mismo. Ano, wala nang iba. Yung asawa mo ba, kahit yung asawa ko, kung pinapabayaan ko ang sarili ko dito, nagpupuyat, umiinom halimbawa ng mga inuming mga nakakalasing, o ano pa mang ginagawa ko, kahit ako may asawa na nagmamahal at nag-ano, yung sarili mo talaga. Ikaw mag-aalaga na yung sarili. The best is yet to come. Ayan. So talagang pag ginawa mo yung the best mo, katulad ng ginagawa ko, nagtatry akong magbigay. Ginagawa ko yung best ko na alam ko makakaya. Hindi ko pala ito the best. Kailangan ko pa mag-improve. So para mag-improve para sa inyo mga nanonood ng akin. So sa inyo po na ang nakasalalay ang tulong upang ako maging ayan,
So, kumita naman. As in, huwag naman yung... Hindi ko naman hangad na kumita ng napakaraming pera. Ang hangad ko lang ay at least ayoko may ginawa sa aking buhay para magkaroon ng income. Kumbaga, kung papala rin kung ako ay magiging magtagumpay sa aking ginagawa ngayon. I am grateful for every day. Ayan. So, grateful. Ayan. So, talagang grateful ako ngayong araw na ito sapagkat ang mahalaga tayo ay malakas, may buhay, may pamilya, may trabaho, at may mga nagmamahal sa ating pamilya. So, ayan. So, nakakatulong ka rin sa ibang tao. So, yun ang aking pinaka-grateful. So, ngayon, ayan, titigil lang ko na muna ang kadaldalan. Pumunta na ako doon sa tambayan para maipasyal ko naman kayo. So, doon ko sana gustong iharap yung camera. Ayan. Dito na muna ang pupunta ako sa tambayan. Kailangan ko nang pumunta. Late na kami masyado ni Lola. Ayan. So, ito yung lugar namin. Pakinto na po at ang aking So, makapansin nyo, yun lang yung mga kainan dito. May mga konting halaman, laklak, table, isang magandang kainan. Nalit na kami ni Lola. Ayan. So, iyan yung simple kong ginagawa araw-araw. Lumalabas kami mga 11:20 na. So, mamaya, tatambay lang kami dun sa mga patulad kong caregiver dun sa aming tambayan sa sister. So, mga hanggang 1 hour lang ako dun. Konting kwentuhan sa mga kakilala. Talaga pa uwi na kami. Ayan. So, nakikita ng mga tao na hawak ang camera. Sister, salamat. Ito yung aking mga kasamahan. So, sabayin na po muna ngayon. At maraming salamat sa panonood. Nawa po ay tayo na sumagot ng kalagay sa araw na ito. At marami siya ng mga ilim sa kahit pagkakit sa malagang sa kong salamat sa panonood. Subscribe mo po kayo sa aking channel. Hello, ate! So, maraming mga Pilipino. Ate! So, bye-bye for now po. Ito po ang inyong sabi ko. Chika! Sorry, dito sa Israel. God bless po sa ating lahat.